Halos 500 na po ang bilang ng mga nasawing sangkot umano sa ilegal na droga simula yan nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte hanggang kahapon. Hindi pa kasama riyan ang napatay na 8 hininalang sangkot sa droga sa magkakaiwalay na lugar sa Metro Manila at Albay. Ngayong araw, nakatutok si John Consulta. Humandusay ang labi ni Rogelio Aganojota, alias Hill, sa loob ng barong-barong sa Barangay Mambog 1, Bacoor City, Cavite. Ang sakit-sakit naman ito! Napatay si Aganojota ng Malaban 1 sa mga polis. Pinasok ang mga polis ang lugar, dala ang isang search warrant. Nang makita raw sila ni Aganojota na papalapit, tumakbo siya sa loob ng barong-barong at naglabas ng kalibre 38 baril. Itong tao si Rogelio ay isaw sa aming watchlist. Nakita na may hawak na baril. Siyempre, bago kami maunahan, namanahin namin na mapamag-operatiba natin. Inunahan na namin siya. Nakuha sa suspect ang baril, 5 sachet ng marihuana, 13 sachet ng shabu at drug paraphernalia. Ang ibang naarestong suspect, inaming sa naturang lugar sila bumibili at gumagamit ng droga. Sa liblib namang lugar na ito, sa Rodriguez Rizal, naka-encuentro at napatay ng mga polis ang dalawang umunoy pusher. Pansin yata nung alias Calgal na polis na yung katransak niya, bumunot ng baril. Ayon sa ilang residente, ginagawa rin drug den ang lugar. Sa bypass operation din napatay ang dalawang umunoy pusher sa Pandacan, Maynila. Pumalag daw mga suspect ng matulugan na polis ang kanilang katransaksyon. Isang lalaki naman ang napaulat na napatay sa operasyon kontra droga sa Santa Ana matapos ding manlaban umano. Dalawang pusher din ang napatay sa bypass operation sa OWAS Albay. Napilitan ang mga polis na barilin ang mga target nang maglabas daw ang mga ito ng armas. Sa Calamba, Laguna, kilo-kilong hininalang shabu ang nasamsam sa sabay-sabay na operasyon ng mga polis. Hindi sa akin yun. Sana mamatay na yung naglagay niyan. Kung sa akin yun, mamatay ako ngayon. John Consulta, nakatutok 24 oras.